Isa ka rin ba sa humahanga at umiidolo sa sikat na bandang One Direction? Tumatak sa puso at isipan ng mga Gen Z ang bandang ito dahil sa kanilang mga sikat na awitin. Isang malungkot na balita ang bumungad ngayong araw, October 17, 2024 sa kanilang mga fans dahil natagpo ang patay ang dating miyembro ng grupong One Direction na si Liam Payne. Ayon sa mga otoridad, nahulog umano ang 31-anyos na singer sa kanyang hotel na tinutuluyan sa Buenos Aires. Nakita ng mga tao doon na nahulog mula sa ikatlong palapag ng kanyang tinutuluyang kwarto sa Casa Sur Palermo Hotel. Nasa Argentina kasi ngayon ang singer para sa Niall Horan concert ngayong buwan kung saan nakatakda sana silang magkaroon ng reunion sa nasabing show. Ayon sa pahayag ng pulisya, tumugon sila sa isang tawag mula sa hotel sa Palermo kung saan iniulat ang isang agresibong lalaki kung saan pinaniniwalaan na nasa impluensya ng droga at alak. Nang pasukin ng mga pulis ang kwarto nito, bumungad sa kanila ang basag na TV, mga hinihinalang parapernalyas na mga illegal na drogas at bago ito nangyari, nagbahagi pa ito ng story sa kanyang social media kung saan may kasama itong babae. Ayon sa mga saksi, bago natuklasan ang bangkay ay kanilang naririnig ang isang malakas na tunog sa loob ng courtyard. Pagputok ng balitang namatay si Liam Payne ay kaagad nagsidatingan ang kanyang mga fans sa labas ng hotel sa Buenos Aires kung saan naganap ang insidente. Samantala, iniimbestigahan na rin ng pulisya ang pagkamatay ni Payne at magsasagawa umano sila ng autopsy. Inaalam na rin nila kung ito ba ay aksidente o talaga bang sinadya ang pagkahulog ng singer. Pero bago namatay si Liam, nagbahagi pa siya sa Snapchat ng isang video kung saan kasama ang kanyang girlfriend na si Kate Cassidy sa Argentina. Here's a little video of me. It's rude to put hats on the table. Sorry. Is it your hat? Yeah. Children. A lovely day here in Argentina. This is the breakfast table. I'm just eating an orange. Just enjoying coffee and breakfast, even though it's like 1 p.m. Literally, we sleep in every day until at least 12. We're such losers. No. No. Nasa edad 16 pa lamang si Liam nang sumali siya sa One Direction. Sumikat ang grupo noong 2010 dahil sa pagsali sa The X Factor hanggang sila ay naghiwalay noong 2015. Nakilala si Payne bilang miyembro ng British boy band The One Direction kung saan kasama niya rito sina Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson at Niall Horan. Nabuo ang grupo noong 2010 at talagang sikat na sikat sila noong panahon. Kabilang sa mga sikat na awitin ng One Direction na talagang tumatak hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ay ang What Makes You Beautiful noong 2011, Night Changes, Best Song Ever noong 2013, Story of My Life, You and I, Steal My Heart noong 2014, One Thing, Drag Me Down, at marami pang iba. Taong 2021, ibinunyag ni Liam na nagkaroon ito ng addiction sa pag-inom at droga kung saan makailang beses na rin itong nagtangkang magpakamatay. Kaya duda ang mga fans ngayon, posible anila na hindi ito nahulog kundi nagpakamatay. Sa mga hindi pa aware, naglabas ng solo album si Payne noong 2019 na may titulong LP1. Sa kanyang pagpanaw, naiwan ni Payne ang kanyang anak na dating miyembro ng Girls Aloud na singing group na si Cheryl Cole. Para sa inyong reaksyon, please comment down below. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, The Showbiz Caster. Maraming salamat po.